Sa mga balita naman sa lalawigan, aminado ang puwersa ng kapulisan na hindi pa rin nila napapasok ang sinasabing underground banker o bunker na hinihinalang pinagtataguan ni Pastor Apollo Quiboloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, patuloy pa rin ang isinasagawa nilang inspeksyon sa mga sikretong lagusan ng Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa nga ni Fajardo, palaisipan pa rin sa kanila kung saan matatagpuan ang entry points patungong bunker ni Quiboloy. Ayon sa ahensya, nasa 2,000 puwersa ng kapulisan ang patuloy na naghahalughog sa KOJC compound para sa ikadarakip ng pastor na wanted sa mga kasong human trafficking at child abuse. Patay naman ang isang sundalo matapos ang inkwentro sa pagitan ng militar at mga hinihinalang rebelding grupo sa Bula, Camarines Sur. Nangyari nga ang sagupaan sa barangay Lubgan matapos magsumbong ang mga residente sa lugar. Bunsod ng ginagawang pangingikil sa mga residente doon. Patuloy pang inaalam ng 9th Infantry Division ng Philippine Army kung ilan ang naitalang nasawi naman sa panig ng rebelding grupo. Isa ang patay habang isa rin ang sugatan matapos salpukin ang isang kotse ang isang bahay sa Talisay City, Cebu. Kinilala naman ang nasawi na mismong driver ng nasabing kotse. Ayon sa report, bagong malagim na disgrasya, mabilis ang patakbo ng naturang driver dahilan nga upang masapul ang bahay ng sugatang biktima. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 78-anyos na matandang biktima na ngayon nga po'y nasa ospital. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.